Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang Female Radio DJ of the Year. Mga pangga, palakpakan natin, DJ Lindsay. Uy! Isang karangalan. Nakakainis ka! Excited daw para mamaya. Kaya nga, nakakainis to. Parang ano to, nakaka-awkward. Uy! Wow! Nakakainis. Wala lang, hindi ako sanay ng mga ganyang ano. Natutuwa ako. Sa napakagandang introduction. Excited ako mamaya. Ka, no? Ako din eh, pero pag naiisip ko yung mga gagawin ko, bakit? Bilang babae kasi syempre ang dami. Oo, ang dami yung gagawin sa katawan, oo, sa mukha nyo, di ba? Sa buhok, nakakaloka. So ayun, maraming salamat. Yun? Mas mamaya ha? Ano? Titignan kita dun sa ano, sa stage ha? Oo. Habang kinukuha mo yung award mo, tapos may speech ka pa. Oo nga eh. Dapat may special ako dun sa speech mo ha? Oo, sige, sige. Tapos ay lalagay mo dun, hello din sa napakagwapo kong partner. Grabe naman yun. Kalabisan naman yung gusto joke ko lang. Pag sinungaling sa stage. Uy! Grabe. De joke lang. De nako, joke napaka, lang. Nakaka-proud. Sobrang proud ako. Oh, thank you so much. Congratulations, DJ Lindsay. Maraming salamat. Uy, magpapasalamat din ako sa siyempre lahat na sumuporta sa akin, sa amin, sa ating lahat. Kasi yan. Ang Energy FM po ay tatanggap din po ng award. Yes bilang naman. Best FM Radio Station of the Year. Thank you po alam sa inyong mo, lahat. Alam mo, Hakot Awards talaga tayo. Hakot Awards. Oh, siyempre, hindi lang itong VP Choice Awards. No? Oh. Meron din tayo isa pa. Meron pa nga daw. Oo, meron pang isa, syempre. Oo. Sa isang araw lang yan, ha? Kaya nga, nakita ko. Agad. Nakita, nasend na ba yan sa GC? Hindi pa. Hindi pa ata. Ah, hindi pa. So ano yung nakita ko? Ewan ko. Hindi pa ako nagbubukas ng GC eh. Kaya nga. So maraming salamat. Mamaya na po ang ano big day, ang big night. Yes. Yan. Magkita-kits tayo dyan kung nandyan man kayo. Kita-kita. Actually, and nakalimutan ko kung saan tayo eh. Sa Pasig. Ah, Pasig ba? Glass Gardens. Ah, oo. Doon pala. Oo. Nakalimutan ko. Uy, salamat po ng maraming sa lahat po ng mga bumoto pa rin para sa aming lahat dito sa Energy FM. Yes. As in, thank you so much. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo, alam mo yon, papalarin kung hindi din dahil sa suporta ng mga tama bumoto sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-take ng time no para bumoto online. Yes. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. As in, thank you mula po sa kaibuturan ng fallopian tube ko. Hoy! Saan yung fallopian tube? Hoy, dito sa bandang ano? Sa bandang hoy! Diba? So, hoy, ano na? Anong ganap mo mamaya? Anong suot mo? Suot ko, magko-coat lang ako tapos magto-turtle neck ako. Uy, magta-turtle neck ako. Korean-Korean. Ayan ka na naman sa Korean-Korean mo. Oh, di ko alam. Yung nga lang, yung pants nga lang na ano, na binili ko, no? Mm. Mukhang isang tuwad ko lang or hindi ay, man kaya. Pinakita mo sa akin kahapon. Oo, isang baba ko lang ng paa ko, no? Isang stretch ko lang. Mabubutasan ako, par. Hindi yan. Huwag ka lang kasing galaw-gaw. Maharot ka kasi kapag naka... Huwag ka kasing maharot pa ganyan. Maharot ba ako? Hindi nga. Kaya nga pag iwasan mo. Pag lumalabas tayo, dead kid ako. Kaya nga, palamuti ka lang sa pader. Actually. Diba? Andun lang ako. Anak, tunga nga lang ako. Ganun lang. Kapag kakausapin nyo ako, saka lang ako magsasalita, diba? Oo. Kaya, yun. Carry lang yan. So, ano kaya mga ganap na mga kasama natin? Uy, meron ako nabalitaan nga pala kahapon. Uy, ano yung nabalitaan mo? My gosh. Natutuwa ako. Ano yan? Uh-oh. Kinikilig na naman ako. Ano? Ay, feeling ko sa Katniel yan. Katniel, hindi. Eh, kinikilig ka ka mo eh. Sabi, ha? Ay, Katnil. Sorry, Katnil pala. Katnil. Sorry, ayan. Yan. Sorry. Sa mga Katnil fan dyan. Sorry. Oy, cancel Lindsay. Nagkamali lang. Bawi na yung Female Radio DJ of the Year. Nagkamali lang, Katnil nga. Oo, oh, Katnil, par. Nakita ko nga. Oo, nabalitaan ko sa Baklitas kahapon. Kaya nga. As in, go na pala ito. Oo. Nakita mo yung trailer? Nakita ko. Ang lakas mga Korean-Korean kay drama. Oh, diba? Pero alam mo ba, green screen lang yun. Alam, halata ko. Oh, diba? Sabi nga sa inyo, kapag mga broadcom student, mga production students, alam talaga. Pero ang galing nila, no? Diba, naisip mo, diba, mag-teaser pa lang sila, ganun na kaagad, diba? Alam mo na. Kinikilig kaagad, diba? Pero syempre, pagdating pa rin ng movie niyan sa November, no? Iba. Iba na yan, no? Same, kilig same, pero yan. Iba. Tama. Ganyan. Pero alam mo,
mas okay sana yan kung manunod tayo ng may kasama tayo eh. Okay ni, okay. Di ba? Balak ko ng manood eh. Ang problema nga lang, wala tayong kasama. Wala akong kasama manood sa November. Eh di, huy, November pa naman yun. Ano pa lang ngayon, May. Tingin mo magkakaroon ako ng jowa hanggang November? O bakit hindi? Ang dami pang pwede mangyari sa loob ng ilang buwan. Sure ka? May pa lang ngayon. O May, June, July, August, September, October, November. 6 months, tingin mo makakahanap ako na sa ugali kong to? Oo. Sa pagka-dead kid ko? Baby Toby, ang haba kaya ng 6 months. O sige, nakailang months na tayo ngayon? Ang haba nun. Nakailang months na tayo? January, February, March, April, May. O five. 5 months. Oh. O sabi natin, consider natin yung June. 6 months. May nangyari ba sa akin within 6 months? But wala ba nagparamdam sa'yo ulit nung after 6 months or after 5 months? Wala. Kita mo? Alam, wag mo akong chinacharot. Alam ko yung kwento ng buhay mo. O diba, hindi natin ina-expect na biglang magta-turn around? Wala. Sinasabi ko sa'yo, kaya alam mo, 6 months, ang dami pang pwede mangyari dyan. Ay, malay ako. Mo kayo yung ano, hello, ano? Love, goodbye. Ano, see you again? Hindi, hello, love again. Hello, love again. Wag mo akong gawin dilulu. Alam mo, bagay sa'yo yun yan. Dilulu. Diba? So, hindi natin alam. Ang dami pa pwede mangyari. Ano ka ba sa loob nga ng isang araw, ang daming pwedeng mangyari? Sa 6 months pa kaya? Sa bagay, no? Pero, knowing na yung schedule ko hanggang katapusan na ng ano, ng taon na ito, no? Mm. Tingin ko, wala na talaga, par. Alam mo, masyado ka nangunguna na naman dyan. Hindi kasi, wala, mawala na. Pinapangunahan mo, wag mong pangunahan. Just live in the moment. Yes po, ate. Hindi nga. Ating ate, ha? Ano may pinapagalitan na bunso? Ganun yun. Masyado kasi nga lumay negative agad na wala nang makikita, ganyan. Eh, sa tingin mo, nakakahanap ako. Alo ba, 6 months? Ang haba-haba pa na 6 months. Pwede ka mamatanggal sa trabaho sa loob ng 6 months. Huwag naman ganun. Okay lang, okay na ako sa walang jowa. Walang eh. Love life. Huwag naman yung mawalan ng trabaho, di ba? Pera is life. Yan nga. Oo. Ibig ko nga sabihin, ang daming pwede mangyari, kaya huwag kang ano dyan. Huwag kang negative dyan. Negatron ka na naman eh. Siyempre, ganun talaga ang buhay, no? Oo. Parang ano naman eh, ang boring naman ng buhay kung di ka nega, di ba? O, ano ba yun? Ayoko na negativity sa life. Ang dami ng negative, mga negatron sa life. Pero ito, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Napanood mo na ba yun? Hello, love, goodbye. Sorry, pero hindi pa, baby. How dare you? Hindi pa. Hindi kasi, hindi ko alam kung alam mo to, pero iniiwasan ko kasi yung mga drama-rama na ganyan. Ah. Oo, tsaka kasi, yung mga sobrang nakakaiyak. Dati kasi, pinanood ko yun. Oo. May kasama ako nun. Oo nga. So, ayun. Tapos pinanood mo ulit, di ba, itong nakaraan? Oo, pinanood ko ulit itong nakaraan. Actually, nung after ko panoorin yun, no? Naka-6 na beses akong panood ulit. Oh, di ba naging favorite mo siya? Oh, nakakainis. Hindi ko kasi carry baby yung sobrang ano, may mga heavy iyakan. Ah. Knowing me, ang dali ko kasing maiyak, kaya umiiwas ako sa mga ganyan. Alam mo, ang daming napoproduce ng ano, no, ng Pilipinas, no, pagdating sa mga drama-drama na yan. Oh, totoo. Like for example, yung nitong nakaraan lang, Rewind, di ba? Talagang box office, ano talaga, hit, oo, no? Oo, naging hit talaga oo, siya. Oo, at hindi lang yun, meron pang ano, 7 Sundays, meron pang 4 Sisters and a Wedding. Ay, talaga naiyak ako doon. Naiyak ka doon. Oo. Yun na panood mo. 4 Sisters, oo. At saka yung 7 Sundays, napanood ko rin yun. Yun, naiyak talaga ako noon. Oo. Kasi pag pamilya, jowa, yes. Naiiyak ako pag matatanda. Hindi ko talaga carry, kaya iniiwasan ko. Kaya yun, ito ang gagaling talaga ng mga writer ng ano, no? Ng Pilipinas, no? At the same time, magagaling din yung mga director at yung mga artista. Siyempre naman. Oo. Oo. Bakit hindi nyo try na gawing artista yung mga DJ? Pwede rin naman, di ba? Oy, Drick, baka naman po pag ano, kapag magsushot na po kayo ng ano, hello, bakit love, goodbye, din, or hello, love again, di ba? Oo. Sama niyo po ako sa Canada. Diba, why not? Kahit yung mga dadaan lang sa likod, yung mga tagahawi lang, ganyan. Oo, kahit ako lang yung tutulak lang ni Alden, oo. Okay na ako dun. Kahit sasapakin lang ako ni Alden, okay na ako dun. Ako yung tipong tagaayos lang ng buhok ni Kat, ganyan. Yung masusubsob sa harap nilang dalawa, ganyan. Yung madadapa sa harap nila. Kahit itapon ako sa basurahan, okay na ako dun. Pag may bugbugan sino, ikaw yung masasapak. Diba? hindi double eh, diba? Oo, hindi talaga ako lang talaga ang sasapakin. Kahit totoong sapak pa, okay na ako dun. Talaga ba? Oo naman. In fairness. Basta kahit ano po, tatanggapin namin. Kahit puno. Hoy, puno. Nasa back
background ka lang. Manawagan tayo kay Direk Coco Martin. Oy, Direk. Hindi yan yung pinupunta. Oh, ano? Pinapananawagan ng mga ano. Direk Coco Martin. Gusto ng ano, meron chance po akong ano, background po sa acting. Nagkaroon po ako ng commercial dati. Ay, ang taro. Oh. Naman ang commercial na yan. Kaso hindi nga lang kita ako dun. Oh, at least, dun. Nandun ka. I-post mo ngayon sa page mo para maganda. Hindi talaga ako kita dun. At basta i-post mo kasi nandun ka. Ayoko. Ayaw mo pa din. Hindi, eto, eto, ganito ha. Ipapakita ko sa iyo yun, tapos uhulaan mo kung nasan ako. Eh, pero bata okay ka pa nun. Bata pa ako nun. Oo, oh, sige, try natin. Mga first year high school lang ako nun. Try natin. Ah, sige. Tapos, kapag hindi mo nahulaan, bibigyan mo 500. Ayan na naman po tayo sa mga pusta-pustahan na ganyan. Ayaw ko. Huhulaan ko na nga, bibigyan pa kita ng pera. Abay, syempre. Ganun talaga. Hindi na. Bakit? Ayoko. Wala, una sa lahat, wala pang sahod. Peso de peligro na nga pala. Oo, peso de peligro na tayo, friendship. Pero hoy, sa Friday, no, magkakasahod na tayo. True, pero magsislip lang yan sa ating hands because magbabayad tayo ng mga bills. Oo, magbibigay pa ako sa nanay ko. Mm. Diba? Tapos, syempre, bibili rin ako ng kung ano man yung gusto ko pero hindi ko naman kailangan na kailangan, diba? True. Luho, kumbaga. And reward mo yun sa sarili mo. Yes. Alam mo, iniisip ko na nga eh, kung ano yung gusto kong bilhin. Ano ba yung gusto mong bilhin? Wala pa nga ako maisip eh. Oh, wag mo na masyadong isipin. At least may savings ka. Hmm? At least wala. May savings ka. Parang ano lang eh, eto ba, parang gusto kong bumili para sa sarili ko, no? Pero hindi ko magawa at wala akong maisip din. Yun yung kinakaano ko eh. Narinig mo ba yung digay ko? Hindi. Talaga? Narinig? Hindi mo narinig. Pero, di ba mahilig ka rin sa mga, ano yung sword? Meron na ako nun eh. Madami ano na eh. Pinapagalitan na ako na nanay ko eh. Okay lang yan, collection. Meron na ako, tatlo na. Oh, ba't di mo gawing lima? Eh, bakit naman? Aanihin ko naman yung limang espada. Eh, aanihin mo rin ba yung tatlong espada? Eh, kasi si Zoro kasi, sa One Piece, no, tatlo na-try espada niya. Natry mo na bang mag-espada? Oo naman. Natry mo na makipag-espadahan? Hindi. Ikaw ba? Uy. Natamaan ka na ba ng espada? Eh? Uy, eh? Gaano kahabang espada ang tumama sa'yo? Never pa akong natamaan ng espada ni Zoro. Saring, ano ba? Gaano bang kahaba? Yung pinag-usapan natin. Yung nag-glow. Alam mo, lightsaber. Alam mo na ba yun? Lifesaver. Light. Ilaw. Hindi pa. Di ba? Real talk, hindi pa. Pero yung ibang espada, yung ibang niya sabihin na espada, medyo matagal-tagal na nga yung ano, nakarali. Gaano kahaba, no, yung prefer mong espada? Basta, the longer the better. The longer the better. Mas okay ba? Oh. Na kapag yung espada na mahaba, tapos may parang pumuputok, ganun. Parang may barrel na espada kasi may ganun eh. Yung espada na paleng. Paleng. Yung espada na medyo, ano mo yun? Pa-right o pa-left? Pa-right. Pa-right. Alam mo yung ano, yung nararamdaman mo na may, ang tawag dito, merong umbok yung espada. Umbok? Oo. Di ba may mga ganyan? Paano, gaano kalaking umbok? Basta may umbok. Yung ano, yung espada. Hoy, ano ka ba? Yung mga espada kaya iba-iba yung gawa dyan. Oo nga. Malalaman iba-iba mong mamahalin ng isang espada kapag alam mo yon talagang pinong-pino yung design niya. Oo. Tsaka kakaiba. Mm-mm. Lahat naman ng espada talaga kakaiba ang gawa. Oo naman. May mga tinahi yung ilalim. Oh. Diba? Dahil may ano yan, may hawakan yan minsan. Tama tapos dyan. May cover yan. Yes. Tapos minsan, dun sa hawakan nila, may pagkabushi. Dun sa ano, may feather-feather. Ganon. Ay, oh, ayoko ng mga feather-feather na ganyan. Bakit ayaw mo ng feather? Ayaw ko. Bakit gusto mo walang feather? Ganon. Nakaka-allergy minsan yung kapag tinawaan ka ng feather. Ah, ganon pala yun. Nai-irritate yung kamay mo. Tsaka, So gusto mo, yung ano lang talaga, yung well-groomed. Well-groomed yung espada. Paano? Walang feather. Yun. Paano mo itatawid dyan? Sige. Well-groomed. Hindi, ibig sabihin yung walang anything na hawakan. Mas maganda kasi yung talagang ano, yung tipong yung espada lang yung hawak mo. Yung hawakan handle lang talaga. O, diba? Sa Japan kaya may mga hawakan leather pa nga minsan yung hawakan nila, diba? Pero nga, meron din naman sa Japan na ma-feather, no? Yung talagang bushy-bushy. Minsan bina-blur kasi nila.
Oo nga naman, kasi nga naman, di ba, sensitive yung ano. Sensitive yung part yung espada, di ba? Oo. So talaga nga naman, binablur nga naman talaga nila. Binablur nila yan kasi sabi nila ano daw yon, hindi dapat sensitive content. Oo, sensitive content, di ba? Hindi nararapat sa mga kabataan. Yes, diba? Tama yun. Blurred, di ba? Ayan, nanonood sa atin si Hepe. Ano kaya pinagsasasabi nito, sabi ni Hepe? Ano kaya pinagsasasabi nitong dalawang pong espada? So, espada. Yan. So, pili ka ng espada, going back to the topic. Yung parang iniisip ko nga ano eh, tag dito. Isisave ko siya, tapos bibili ako ng isang napakalaking statue ni San Goku. San Goku? Oh, Dragon Ball fan kasi talaga. Oo, oh. Oh, tama. San Goku yung naka-orange na black yung hair. Oo, black yun hair. Tapos kapag nag-super saiyan siya, nagiging dilaw. Dilaw, tama. Oo, tama ako dun. Alam mo yun? Oo naman. Kilala mo San Goku? Oo. Si Nobita, kilala mo? Oo naman. Doraemon, kilala mo? Kilala ko. Si Eugene, kilala mo? Oo. Taguro. Si Jeremiah, Jericho. Si Taguro. Oo. Talaga? Lupin. Kapag social nga, Lupin's not Lupin. Lupin. Ito na naman tayo eh. Tagalog tayo eh. Lupin the third. Minahal ni Fujiko. Nire-recite na pala yung laro. Ay, nako. Nakakamiss yung mga ganun, no? Kilala mo ba yung anime? Ano? Si Tinky Winky. Yung naman, si Dipsy. Lala Po. Oh. Ay, kilala mo po si ano? Ranma. Sino yun? Oh, Ranma 1/2. Di mo kilala. Anong taon ba yun? 1996. Eh, hindi pa nga ako buhay nun, eh. Wow. 97 ako, oh. O bakit? Nakita ko lang yun sa mga ano, sa YouTube. Kaya nga, sino pa ba? Si Remy. Ba, oh? Kilala mo si Remy. Aking ina, Remy, mahal ko ang ina, pagmamahal mo aking ina. Naalala ko siya, naririnig-rinig ko si Remy. Ay, oo. Pagpanggap ka na naman. Si Captain ano? Si Captain Planet. Oo, kilala ko yun. Okay. Si Richie Rich, kilala mo? Oo naman. Si Moby Dick, kilala mo? Si Moby Dick. Gustong-gusto mo yun, di ba? Si Moby Dick. Hoy, excuse me. Si Moby Dick na si malaki. Si Moby Dick ay malaking mahal ng lahat ng tao. Ayun niya. Pero mas mahal mo, di ba? Si Moby Dick. Siyempre, kinalakihan ko si Moby Dick. Oo, si Moby Dick. He's my favorite. Tingin mo, no? Kaya ano? Mong yakapin si Moby Dick. Ang laki kasi. Whale kasi si Moby Dick, di ba? Oh, whale siya. Oh, Moby Dick. Oo. Like. Kakayanin. Kaya. Ah, kaya. Ibang Lindsay. Kaya. Oh, kakayanin lahat-lahat. Kaya talaga. Yan, sinasabi ko sa'yo. Ikaw sa tingin mo ba in the future magkakaroon ka ng Moby Dick? Meron na ako nun. Ah, uwi? Moby Dick? Oo, meron na ako nun. Moby Dick. Ah. Oh, laki nga ng Moby Dick ko sa bahay eh. Talaga ba? Oo. Oh, kasi may mga ano na yan eh. Staff toy. Mm-hmm. Oo, nasing laki ng mga una natin na oversized talaga. Yeah, meron talaga ako ng laki-laki ng Moby Dick ko. Hoy! Huwag mo nang i-ano yan. Masyadong ang tawag dito. Ano? I-promote. Promote! Diba kasi mamaya gusto nilang bilhin eh. Pwede bibigay ko sa nila yung Moby Dick ko. Oo. Kasi baka mamaya ang iniisip nila Tinky Winky yung... O, yung Tinky Winky. Si Tinky Winky. Ay, wala akong Tinky Winky. Moby Dick. Baka kasi iniisip nga lang nila na meron, ang meron ka lang is Tinky Winky. So ikaw, kung papipiliin ka, Tinky Winky o Moby Dick? Moby Dick, syempre. Wow. Ano ba yun? Kasi nga may fascination nga ako sa ano. Sa mga malalaki? Malalaking bagay. Hindi na mo, sasakyan ko, malaki. Tapos yung, ano pa ba yung malaki? Ano pa? Yung pangarap ko, malaki. Tama. Ano pa? Ano pa? Oh, yung jowa ko, matangkad. Oh, malaki. Matangkad. Oh, malaki naman talaga jowa mo, ha? Dakila. Oh, dakila. Di ba? In short, ducks, ganun. Dakila. Huwag mo na kasi baka mami mamisinterpret nila. Eh ako naman kasi millennial Gen Z, di ba? Oh. Pinapaiksi natin. Basta, Dax, dakila. Dakila. Oh. Diba? Dakila. Ayan. Tulad ko, Dax, dakila. Oh. Okay. Ay, hindi ko naman alam. Basta kapag alam ko yan, di ba? Hindi, dakila ka naman talaga. Oo naman, dakila. Grabe ka magtrabaho, yung contribution mo sa team natin, talagang dakila ka talaga. Dakila magmahal. Oo. Di ba lahat gagawin? Kaso walang jowa. Totoo naman. Salamat. Eh, ganyan talaga ang buhay. Deserve mo yan. Boy! Thank you, ah. Nakakaloka ka. Hindi, alam mo minsan, kaya hindi pa dumadating yung tamang tao is because pine-prepare pa tayo dun sa kumbaga pinapackage pa ni Lord yan eh. Inaayos pero, pa niya. Eto ha,
jowang-jowa lang ako pakinggan, no? Pero hindi naman talaga ako jowang-jowa talaga, no? In real life, hindi po talaga. Ay, we. Oo, seryoso. Hindi po sa lagay na yan. Ere-ere lang tayo, adlib-adlib tayo. Oo, okay. Hindi naman ako jowang-jowa ng mga pangga. Ako kasi, inuuna ko muna yung sarili ko, di ba? Inaayos ko muna yung sarili ko para nang sa ganun, pag pumasok na ako sa seryoso sa relasyon, di ba? Okay na kami, di ba? Magkakasundo na kayo at hindi na kayo maghihiwalay forever and ever, amen. Till death do us part. Ay, wow, kasal ka agad. Upo kayo. Siyempre, you date to marry. Ano ka ba na date para makipaglalaw? But hindi pa ngayon. Oh, hindi ko naman sinabi ngayon na nagmamadali ka ba? Ah, hindi rin. Oh. Ah, sinabi ko lang. Sinabi ko lang din. Ah, good. Ayan na naman tayo mga lalaki talaga. Alam mo talaga, hindi talaga tayo nagkakaintindihan. Makahanap lang talaga ng mga pagkaawayan talaga itong mga lalaki. Well, kayo mismo, kayo ay, kaya yun. Alam mo, mainit ulo ko kay Romel. Huwag mo, no, huwag mo simulan. Oh, so, sige. Baka mamaya sa akin pa uminit ulo mo. Oo. At hindi mo ko ilibre ng kape kasi nanalo ka. Hoy, sabi mo, di ba? Oo nga pala. Oh, kapag nanalo ka, di ba, ililibre mo ako? Hoy, sinabi ko ba yun? Oo. Wala, kung sinabi tsaka samgyup pa. Oh, natatandaan nyo na mga pangga natin. Pangga, di ba? Yung samgyup naalala ko. Oh, kapag nanalo ka, ililibre mo ako, di ba? Nasaan na libre ko? Maano? Gimme. Kapag meron na tayong magandang balita, Toby. Magandang balita? Oh, sige, apangan ko yan eh. Kapag meron na tayong magandang balita. Samgyup. Oo, ka sa ba? Sa pinakamahal na samgyup. Ano ka ba? Ano, ikaw mamimili? Ako ngayon manlilibre? Special ako. Ang kapal lang mukha, kaya wala kang jowa. Gusto mo kasi Teka, anong kinalaman noon nung pagpapalibre ko sa'yo sa pagkawala ko ng jowa? Alam mo, mas maganda yung hindi ka nagpapalibre on what air kasi baka mamaya sabihin ng mga tao, ng babae, ano ba naman yan, si Toby lagi na lang nagpapalibre. Hoy, kaya dapat di ka masyadong nagpapahalata on air. Sa mga tropa. Baka kasi isipin niya wala kang pambili, wala kang pande. Sa mga tropa, buraot ako. Oo. Oo naman. Pero kapag sa taong maka-agree yan. Oo naman. Oo. Sa mga tropa, trabaho. Ano ako, buraot ako. Pero pagdating sa mga taong mahal ko or mamahalin ko, galanteng-galante ako, princess treatment. Ganun. Kaya nga. Ito naman, ako nag-a-advise lang naman ako from a woman's point of view. Baka kasi ang isipin ng mga babae nakikinig sa atin, ito si Toby, lagi na lang nagpapalibre kay Lindsay. Wala siguro tong pera. Uy, may pera ako. Ay, depende. May pera ka naman pala. Ba't ka nagpapalibre? Eh, siyempre, yung nangako ka sa akin, di ba? Ang mga pangako, dapat hindi napapako. Oh. Mm. Hindi naman mapapako, madedelay lang. O nga pala, there's a difference. Yes, nakakalungkot. Ay nako. Anyway mga pangga, susunod na, napakaganda, napaka-sexy ang female radio DJ of the year. Oh, thank you. DJ Lindsay, para sa programang Lihim ng Liham. Ayan. At syempre nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre pangga si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. So mga pangga, for our next song, dahil nga naman napag-usapan namin kanina ang Kat Den. Ang Hello Love Again. Ayan. Here's a song from Moira and Jason Marvin. Titled, Ikaw at Ako. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw at Ako. Tumutok lang dito sa sesyong same-same, pero iba, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Energy!